Good day mga ka-sports natin dyan. Eya Laure, ang pasabog sa kanyang pag-alis sa Cheritigo ay talagang malakas ang balita kasama nga ang kanyang kapatid. Hindi pa nga nag-iinit ang nasabi nating karera ni Eya Laure sa Cheritigo at hindi pa nga sila nagkaroon nga ng gold medal, pero lilisanin niya na agad ang kanyang pinuntahan na team na Cheri. Ano ba ang dahilan kung bakit itong si Eya Laure ay aalis sa Cheritigo? Gayun, okay naman siguro ang pangangalaga ng Cheri. At noon nga nabalitaan natin na mataas rin ang offer sa kanya ng Cheritigo, kung kaya dito nga siya napunta. Million nga ang balita noon na di umano ay nasabi nating offer nga dito kay Laure. Pero eto na si Eya Laure, matunog talaga ang balita na i-exit na pagdating nga sa Cheritigo. Kahit nga noon nababalitaan natin na may pakotse ang Cheri, kung gaano man to katotoo ay hindi rin naman natin to alam. Pero syempre, bagamat itong si Eya Laure ay talagang hindi pa matagal dito sa Cheritigo, ay aalis na talaga ito. Eto naman ang ating pinagtataka, bakit sobrang dami talagang pinag-aagawan itong si Eya Laure? Ano ba ang meron kay Eya Laure? Dahil ang daming balita na pinag-aagawan daw ito ng ibang team. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! May balita na aalis si Coach Kunfu Reyes sa Cheritigo, kung kaya siguro e-exit na rin itong si Eya Laure. Gayunpaman, bakit kaya ang daming nag-aagawang team kay Eya Laure? At totoo nga ba ang balitang ito? Well, pag-usapan muna natin si Eya Laure kung bakit pinag-aagawan. Gaano ba kagaling si Eya Laure? Meron ba talaga siyang ibubuga pagdating sa larangan ng volleyball? Well, sa tingin ko naman ay talagang magaling si Eya Laure, kung kaya pinag-aagawan nito. Hindi naman siguro ito pag-aagawan ng ibang team kung hindi ito magaling, at pataasan pa nga di umano ang offer. Dahil nga ang balibalita ay halos 4 million nga ang offer daw, di umano ha. Kasi hindi ko pa naman alam kung totoo talaga ang balitang yan na 4 million daw ang offer kay Eya Laure. Kung tumataging ting na 4 million, well, buhay na itong si Eya Laure at hindi na siya lugi sa Capital One Solar Spikers kung talagang totoo ang offer na yan. Dahil iyan ay nababasa lang naman natin at nakikita nga sa mga volleyball page. Pero ganito kagaling si Eya kung bakit siya pinag-aagawan. Well, noon ngang bago pa lamang si Eya Laure sa UAAP Juniors Division, na awardan agad siyang Rookie of the Year. So, ibig sabihin ay magaling talaga si Eya Laure, at makailan beses rin siya nakasungkit ng Best Outside Spikers. At hindi lang yan, nagkaroon nga rin siya sa Juniors Division ng MVP Award. Noong 2015 yan nangyari. At ng 2016, sa Shakey's V-League naman ay nakasungkit siya ng MVP Award. At makailan beses rin siya uling nakasungkit ng Best Outside Spiker. At ng 2023 nga, tinagurian rin siyang First Best Outside Spiker sa VVL. So, ibig sabihin magaling talaga at may ibubuga si Eya Laure. Kung kaya pinag-aagawan nga ito, kilala rin natin si Laure na buhatera. Binuhat niya rin ang UST. Kita natin na inilaban niya ito ng husto, kahit sabihin natin na hindi pa ganoon kagalingan ang mga kanyang kasamahan dahil mga bata pa ito at bago pa lamang. Pero si Eya Laure ay hindi nagpatinag. Kitang-kita natin na talagang inilalaban niya ang kanyang team. Kahit sa Cheritigo ay malaki rin ang kanyang naitulong. Kung kaya hindi na rin tayo magtataka na may mag-offer sa kanya ng 4 million at pag-agawan nga siya ng iba't ibang team. At matunog nga ang balita na si Eya Laure ay gustong kunin ng Choco Mucho. Meron rin nagsasabi na sa Signal HD Spiker siya mapupunta, at meron rin sa PLDT. Pero ngayon ang pinakamas malakas nga na matunog na pupuntahan ni Eya Laure
ang Solar Spiker sapagkat malaki ang offer daw di umano. Dahil 4 million nga na tumataging ting, grabe talaga itong si Eya Laure. Mukha talagang dito na siya pupunta dahil nga sobrang laki nga ng offer sa kanya. Sa tingin nyo, kung kayo tatanungin, saan ba nababagay si Eya Laure? Kayo na ang bahalang humusga. Well, kung ako naman ang inyong tatanungin, ang opinion ko mas bagay siya at mas wak nga siya sa team ng Choco Mucho. At sa Choco Mucho, may chance pa talaga silang magkaroon nga ng podium finish at baka nga sila pa ang mag-champion. Dahil naroon nga si Cici Rondina at narito nga ang matangkad rin nila na nagbabalik na si Kat Tolentino at meron pa silang Dindin Manabat. Pero sa tingin ko, baka sa Solar ito mapupunta kung mataas ang offer sa kanya. Well, kung saan man mapunta si Eya Laure, suportahan na lang ninyo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.